What we want are honest to goodness. Unprogram funds is like a standby. It's what they call a standby appropriation. Because alright, magandang araw po sa atin lahat mga kababayan. Nagbabalik po tayo para sa ating panibagong update. At pinag-uusapan pa rin itong charter change na plano ni House Speaker Martin Romualdez. At ngayon mga kababayan po natin ay inihahanda na para sa pagbukas o mano ng sesyon ng House of Representatives sa January. Ngunit ang kanilang gustong version, ang magdi-decide ay House of Representatives lamang at hindi na umano kasali or kasama itong Senado. So mukhang may plano at mukhang duda nga ang ilang senador po natin. Kahit itong Senator Angara na chairman ng Committee on Finance na kung saan ay inaprubahan ang ilang budget which is naka-unprogram at bakit hindi isinama sa naunang mga deliberation, discussion sa House of Representatives, eh bakit nung nag-bycam meeting na sila, bakit may mga dagdag? So which is pinagdududahan nga ni Senator Coco Pimentel na unconstitutional umano. So maraming kaduda-duda ngayon mga kababayan na nangyayari sa ating gobyerno which is parang hindi nagiging transparent sa ating mga ordinaryong taong bayan. Unlike sa panahon ni Pangulong Digong, ang gusto niya lahat maging transparent. Lahat na mga kababayan po natin na gustong magreklamo ay pwede magreklamo. Mayroon siyang hotline na 888 na ginawa, which is kung ano man ang kumplin natin para sa anong ahinsya man ng ating gobyerno, anong departamento, ay pwede tayong tumawag at magpaabot ng ating reklamo. Pero mukhang nawawala po yan sa panahon ni Marcos, mga kababayan po natin. At maraming budget na mukhang hindi maipapaliwanag. For example, ito pa rin ang extraordinary expenses na hanggang ngayon ay hindi sila naglabas ng resibo. At ngayon mga kababayan po natin, may nilaan na naman si Martin Romualdez na kalahating trilyon na pondo para sa ayuda na which is palaisipan naman sa ating mga kababayan kung ito ba talaga ay makakarating sa ating ordinaryong Pilipino. So ito mga kababayan po natin, kahit itong si Senator Angara ay aminado na dapat bantayan itong charter change na gustong gawin ni House Speaker Martin Romualdez. Dahil kung ang gagawing umanong provision ay economic, pabor ang mga senador at posibleng makakalusot ito. Pero nakita natin mga kababayan, mukhang hindi lang economic provision ang gustong gawin ni House Speaker Martin Romualdez, kundi nabanggit din ng kanyang mga kaalyado na isasama o manom itong political provision. So which is mukhang kaduda-duda dahil alam po natin na ang iniisip ni House Speaker Martin Romualdez ay mananatili siya sa kanyang pwesto. So isa pa yan, itong unconstitutional na unprogram budget na idinagdag ngayon sa pondo ng 2024 budget mga kababayan po natin ay pinagdududahan. Lahat ngayon ay sinasabi na ito ay dapat bantayan. Kahit yung mga senador po na kaalyado naman ng administration na dapat bantayan at titingnan, eh baka dahil ito unprogram, hindi naka-align sa mga ahinsya ng ating gobyerno, eh baka magamit ng House of Representatives kasi malamang sila yung hahawak sa pundong ito, mga kababayan po natin. Kahit yung Senator Angara ay may pagdududa na siya mismo ang chairman ng Committee on Finance sa Senado. But what we want are honest to goodness charter change discussions on the merits and the benefits to the country and our people are should be clear and not the benefits to the incumbents. The world has changed. So which is tama po yan na talagang itong mangyayaring charter change or chacha dapat na makikinabang ang taong bayan, hindi yung incumbent o itong mga nakaupong ipilatiko ngayon sa ating bansa na alam po natin na gusto pa rin na manatili sa pwesto. Mm-hmm. It's a lot from 1986 or 87. I think economic boundaries have come down. So the speaker, I think, mentioned the economic provisions being reviewed. So I think that's something worth reviewing because we need some flexibility in that area also. No?
The 2024 National Spending Plan reflects the Marcos administration's priorities. Senators, back to normal programming if maybe the last three or four budgets were all somewhat dominated by COVID, I think we had a chance to refocus on priority spending, meaning education, infrastructure, while still not neglecting health, because I think that's always a going concern going forward, is our ability to make health services more accessible. So, but I think we were able to focus on things which were perhaps not at the forefront in the past, because health was at the forefront of the last few budgets. The important items have all been checked off, like for food security, for education, for health, for infrastructure. I think all the budgets are up, and even for defense. And that's a difficult tightrope to walk. The fact that these top line, very high priority items were raised, I think it speaks well of the administration. The unprogrammed funds is like a standby. It's what they call a standby appropriation, because you project that you may not have the revenue or the taxes to fund those projects listed in the unprogrammed appropriations. But nonetheless, you have placed it there as a sort of standby menu in case your revenues exceed targets or expectations. I don't think so, because Congress debates upon it, and the executive usually releases it and informs the public about what these projects are being funded. So it is these items are listed. So I don't think there is a lack of transparency. Maybe it's just a lack of knowledge about what it is. From 2023 to 2024, the increase is 9%. So you're back. That's more akin to the increases year to year from previous non-pandemic years. I think we've overshot some of our revenue targets, so we're able to fund portions of the unprogrammed fund for 20. So mga kababayan po natin, ano, at narinig po natin na ang sinasabi niya ay magiging transparent naman umano itong unprogrammed budget na idinagdag nila sa pondo ng 2024, which is pinirmahan na nga ngayong araw ni Pangulong Marcos itong 5.768 trillion na pondo ng ating gobyerno ngayong taong 2024. So mayroon lang tayong mga kababayan na pinagdududahan dahil bakit dinagdagan nila ang pondo ng House of Representatives ng Congress, which is hindi namang kasama sa mga deliberation. So which is, pag ganito ang mangyayari kasi mga kababayan po natin, ang inaprobahan nila ay iba. So dinagdagan pa nila ng pagdating sa kanilang BICAM. So ano yung kanilang purpose, which is hindi naman pala sila sigurado kung yan ay maabot ng ating tax collection. So ibig sabihin, itong dinagdag nilang pera na budget, mga kababayan po natin, ay hindi pa ito nasa atin. So hindi pa baga na collection ng ating tax. Ito ay nag-advance na sila ng pondo. So may mga naka-reserve silang pondo, pero wala pa pala itong pera na ito, mga kababayan po natin, which is pinagdududahan at kailangan umano bantayan. At ayon kay Senator Coco Pimentel, this is unconstitutional, na sabi niya dapat ay ibito umano ni Pangulong Marcos at hindi niya dapat pipirmahan at tatanggalin. Pero walang nagawa itong si Pangulong Marcos, wala siyang tinanggal, as if kung ano ang inaprobahan ng BICAM sa kanilang pinag-uusapan, which is alam po natin na sila-sila lang din yung nag-uusap, ay inaprobahan na rin ni Pangulong Marcos. Okay lang yan, mga kababayan po natin. Kahit malaki ang pundo, basta't mapupunta sa tamang serbisyo at hindi mapupunta sa ilang politiko lamang, kagaya ng nangyari ngayon sa House of Representatives na napakalaki pala ng kanilang travel expenses o yung travel fund. Tapos mukhang hindi pa nila sinasabi kung ito ba ibabalik sa National Treasury o gagamiting savings ng House of Representatives itong mahigit dalawang bilyon na natira sa kanilang travel fund, which is ugat nga ng mukhang kontrobersya ngayon sa Isiminay, dahilan kung bakit na-contempt, dahilan kung bakit nasuspindi ang inang programa ng Isiminay dahil sa tanong na 1.8 billion nga ba ang travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez.
So maraming, actually yung Senado, wala namang masyadong issue, mga kababayan po natin. Pero dito sa House of Representatives, naku po mga kababayan po natin, tambak-tambak ang tanong ng taong bayan, nasaan ang mga resibo ng umano'y extraordinary expenses na pinaghahatian ng ilang kongresista, which is hindi itemized, kundi by certification lamang. So napakalaki ang pondo na mapupunta sa House of Representatives. So marami-raming certification na ang mangyayari, mga kababayan po natin, kung hindi ito going itemized ang kanilang pagsumite ng resibo para sa mga gastos na kanilang ginagawa. Kaya ang tanong ng taong bayan, nasaan ang perang ito, which is hindi mo pera o mano. So sana ang hiling natin sa gobyerno, sa administrasyon ni Pangulong Marcos, mga kababayan po natin, ay maging transparent naman. Bigyan ng pagkakataon ang ordinaryong Pilipino na malaman kung saan napupunta ang bawat sentimo ng budget ng ating gobyerno. Alam natin na bawat proyekto ay may corruption na nangyayari. Pero siyempre dahil legalized ang nangyayaring corruption, walang napaparusahan at hindi rin mapaparusahan, lalo na kung nakaupo sa ating gobyerno. Kaya kung talagang gusto nila na hindi sila batikosin, gusto nila na hindi sila tanawin ng taong bayan, magiging transparent dapat sila, mga kababayan po natin. At itong mangyayaring charter change, pakaabangan po natin kasi medyo mainit na discussion ito. Kasi ang ating pagkakaalam dyan, hindi lang ito economic provision. Economic provision, pabor halos majority ng Pilipino, dahil nangarap naman po ang bawat Pilipino na umangat ang ating ekonomiya, papasok ang mas maraming investors. Pero kung ang kanilang purpose ay sila ang makikinabang. So, political agenda kung bakit gusto nila magkaroon ng tsa-tsa. Naku po, mukhang malaking ano ito. Malaking issue na naman ito na mangyari sa ating bansa. So, yan muna yung ating update, mga kababayan po natin. Kaya para sa inyong sariling komento, opinion sa loobin patungkol sa issue ito, huwag kalimutan mag-iwan sa ating comment section. Maraming salamat. Merry Christmas in advance sa ating lahat, mga kababayan.